Pero ano ba? Tapos lang dito. Naka-ready na yun? Teka pa rin. Sakto. Okay, happy happy morning po buong Pilipinas. Happy ngayon Tuesday po. Dahil syempre pag araw ng Martes ay meron po tayong partner. Partner na matino at gwapo naman. Si Mr. Auntie Pagulayan. Happy morning sa iyo, Auntie. Ba't sa likod ka pa, ha? Talagang pinapalakpakan niya yung sarili niya pagdating sa kanya. Happy morning sa iyo, Mr. Auntie Pagulayan. Happy morning, Ms. Horizon. Ang likod, Auntie Pagulayan, yung mga kasama po sa oras ito, ha? Kalating oras po ako ni partner, Ms. Horizon. Happy morning po sa inyo lahat, yung likod, Auntie Pagulayan. Okay, maraming salamat. And bumati tayo, partner. Lalo na sa ibang bansa. Diyan sa Hong Kong, na diyan si... Unahin na natin yung masugid nating taga-subaybay sa ibang bansa. Mm-hmm. Si Vilma Rosquero. Happy morning sa'yo, Vilma. And mamaya, titingnan natin merong bagong produkto to si Vilma, ano, partner, na pinaganda yung Rebo. Pero alamin natin Rebo? Kung anong... Oo, Rebo. Hindi sasakyang Rebo. Ah, alam ko pa rin yung... Hoy! Ikaw nga, para sinong babatiin mo muna? Hi, good morning po lahat sa laging sumusubaybay. Every day po, yung happy morning ni Ms. Horizon. Every Tuesday po, nahihila lang po tayo dito. Good morning sa mga taga Santa Mesa, Manila, na tutok pa lang partner, kasi parang maaga nakatutok sa DWD. Okay, at maraming salamat din po sa Quezon City. Andiyan ang ating mga masusugid na taga-subaybay. Lalo na po. Yan. At lalo na po dyan kay Richelle, Edeline, si Moni, si Berna, si Edeline Los Angeles. O si Jojo Labano ng Quezon City. Uh-huh. At nandyan din si Catherine Batuan, ang sikat natin na laging binabate. Si Paul de la Cruz ng Ruais, happy morning sa iyo, Paul. Maraming salamat sa pag-suporta. At mga sa happy morning team natin. Partner, bahagi ka na rin ng happy morning team, syempre. Yeah. Happy morning sa iyo dyan. At si Marlon Montes, ang ating masigasig na taga-subaybay sa Facebook. At taga-Olinda po City yan. Marlon Montes, happy morning sa iyo. Happy morning! At syempre, happy morning dyan sa Saudi Arabia. And happy morning, syempre, sa Binangunan Rizal kay Tricia Cabaluna Inhambre. At mga taga Olongga po, ang Ono Rizal. Happy morning sa inyo dyan. Yung mga Kariaga family, lagi nakikinig yan. Sa USA, Duluth, Minnesota, lagi nakikinig. Yung Mudek family. Tama. And si Melodina Sahero Benedicto. Yan, taga Olongga po yan. At itong taga Hong Kong talaga lagi. Si Lucy Celeste. Magandang umaga po. Eh si Miss Happy Ann Payawal, darating na yan dito. Talaga? At huwag natin kalimutan lalo yung ating international architect ng bansa. Sino? Walang iba. Si Architect Errol Supremo. Happy morning sa iyo dyan, Architect. Hoy, good morning. Happy morning din sa Supremo family dyan sa Taguig City. Dala mamita. Partner, may text dito sa atin, no? Sino? Magkamukha raw tayo. Hoy! Nagkamali siguro, no? Ikaw mas lamang. Hindi naman. Kapatid ko to sa labas. Hindi, yung mata kasi niya. Maganda yung mata niya. Mata.
kapatid kita sa labas. Magkapatid kami sa labas ni Auntie Pagulayan. Happy morning sa Ate Remy ng Taguig at Sir Meg. Happy morning po. Happy morning. La Mamita Rosella, happy morning sa iyo dyan. At si La Mamita, ano na rin? Cecil and Lila. Yeah, good morning, good morning. Si Boy and si Eric, happy morning. May mangyari kaya sa atin sa oras na ito? Eh, hindi natin. 30 minuto. Ang aantabayanan. Ay, marami kaming balita dyan, ha? Oo, marami. At ito po ang inyong aantabayanan sa ating napapanahong alam mo ba? Kasi pag Tuesday, yan lamang tayo. Yung topic natin napapanahong alam mo ba? Dahil 30 minutes lang tayo pag Tuesday. Tama po, tama. Uy, may nakikinig na pala, naalala natin. Sino? Yung name ng taxi driver, si Ariel. Ariel, good morning. Ariel, happy morning to you dyan. Sige kapatid, meron pa akong titingnan. Sige, happy morning sa mga taga Infanta Quezon. Nakikinig pala sila ngayon. Nag-text sa atin. At inaabangan na po si Mr. Horizon. Gusto rin makita personal. Ayan, tingnan niyo po sa iyo stream, di ba partner? Ay, oo, live po, live po tayo ngayon. Makita niyo yung kanyang kagandahan. Ayan. Ako, hindi naman. Ito po, si Alex Andoy. Taxi driver din natin. Lagi nakikinig po yan. Okay. At live stream na po kami, mga mahalang taga-subaybay. Daily na po ito, ha? At i-type nyo lang po ang www.ustream.tv channel Happy Media. At mapapakinggan nyo kami at napapanood nyo pa kami sa Ustream. Inyo alam, may mga internet lang kapatid. Okay, mga mahalang taga-subaybay. Ang pag-usapan natin dito sa ating napapalob na programa, yung ating napapanahong alam mo ba, yung discrimination isang linggo to. Kahapon kasi partner, ay yung pinag-usapan natin yung itong discrimination ng babae at lalaki. So mamaya, ang discrimination natin, surprise. Uy! Commercial po muna kami. Okay, maghanap buhay po muna tayo. Ang galing mo. Kamusta ka sa ano? Pasok ka sa ano? Pasok ka sa ano? Ha? Supremo, pasok na? Oo. At alas, higit na, no? Yes. Dala. Hindi ko ba kasi ano, John? Sorry. Sa mga arkitekto at interior designers na magagaling sa CAD, 3D at SketchUp, matanda nais na makapagtrabaho at matuto sa isang husay na Pinoy design company na may mga prestigious international at local projects, mag-email ang resume at work samples sa Studio Supremo at Hotmail.com. Studio Supremo at Hotmail.com. Okay, happy morning muli dyan sa mga kagigising pa lang. Noel, happy morning sa iyo, ang architect din ng ating bansa, masipag. Happy morning sa iyo, Noel, dyan. Galingan mo, ha, pag-drawing mo. Napapanahon na. Nakalimutan mga okay lang. Ito wala na. What time? Mamaya magiging kwart. Tapos na yun. Dapat buri ko yun. Buri ko yun. Tagal ko lang. Parang yung makasama, tagal ko lang, ha? Wala na yun. Tagal ko lang. Pumindot siya, eh. Tagal automatic. Remove ko na, ha? Wala na yun, ha? Go! Okay, happy happy morning po muli. Ito ng ating napapanahong alam mo ba, discrimination. Ay, isang linggong pinag-uusapan po natin ito. At iba-ibang ang klaseng discrimination ng ating topic po, di ba? Dahil ang dami-daming iba-ibang mukha ng discrimination. Kahapon nga, ulitin natin na yung usapang babae, partner, ang ating pinag-usapan sa discrimination babae at lalaki. So ngayon, partner, alam mo kung ano? Ano? Lahi. Lahi naman. Oo, kasi dahil sa iba't ibang lahi,
alam mo namang nagkaroon ng discrimination dyan, di ba? At napag-usapan natin kung paano madaig yung ating mga problema dyan sa pagtatangi ng ating lahi. Kasi ano ba, ikaw, ay, yung itim-itim mo, hindi ka bagay sa ganitong lugar. Diba? At minsan na nag-ibang bansa ka, so nagkakaroon ng pagtatangi dahil naman sa mga iba iyong lahi. Kaya ikaw daw, tanungin kita, kung meron kang nakasalubong partner, na hindi mo kalahi, ano masasabi mo? Eh, bagaman maaaring ma-partner, sabi nga nila, kung makasalubong hindi kalahi, di ba? Sabi nga nila, kung ibang tao, ibang nasyon, pero pati, di ba? Tayo kasi mga Pinoy, mga moreno tayo, di ba? Eh, be proud, ha? Tama. Maging proud tayo kung anong kulay natin. Kasi tayo mga Pilipino, sa amang mundo, ha? Matatalit, magagaling. Ha? Correct. Dapat talaga, saluduhan po yung mga Pinoy. Huwag niyo ikahiya na kayo Pinoy. Tamumang kayo, o matangos ang ilong, ha? Eh, dapat matuwa kayo. Ayun. Alam niyo po ba, partner, at yung mga magigiling natin taga-subaybay dyan dito sa Happy Morning po, ano nga ba yung ating damdamin na kapag meron po tayong nakikita nga na ibang lahi, tama si partner, talaga namang iwasan natin, ano, kapag porque may nakasalubong tayo ng ibang lahi, eh, sasabihin mo na underdog ka, parang gano'n. Oo. So, ngayon, bagaman maaaring alam na alam naman natin, yung pagtatangi na yan ay isang kamangmangan, kainosentihan, at hindi makatarungan, at lipas na, pero baka ikaw ay nasalanganin pa rin. Hindi pa rin naiiwasan, aminin partner. Oo, ganyan. Diba, uy, kumari ka pa. Pagpunta ka na ibang bansa, sige nga. Diba, hindi talaga naiiwasan po na talagang nagkaroon pa rin tayo ng pag-aalangan na masasabi natin, ay, Pilipino ako. Eh siya, halimbawa, Negreta, di ba? Ay, pero gusto ng mga puti yun, ha? O kaya naman, yung mga, ano natin, yung mga nasa bundok. Ay, yung mga katutubo. Katutubo natin. Yung mga mangyan, igurot, di ba? Diba? So, yun. Atong, dahil sa, lalo ng mga estudyante partner, papunta ka sa eskwela, kasi mga kabataan natin partner, talaga mahihina yan sa pagtawag ng sabi dito, pagtingin ng tamag na mali sa pagsasalita. Kapag ang mga bata kasi kulang pa yun sa pagmamature din. So, hindi nila na pag-iisipan na mabuti. Kapag po ay may mga kaklase kasi sila na iba-ibang lahi and kakaiba, lalo na kakatwa ang kulay. Ang mga kabataan nagtutuksuhan na partner. Lalo kayong buhok ay medyo kulot-kulot. O kaya, yung isa ay maitim na maitim, okay. Parang sunog na sunog. Isa may wala ng matahalon. Oo. So, iba pala ang lahi niya, ibang taga, ibang nation. Bansa siya, ibang nasyon. Pero yung tingin mo, mukhang magpapautang, ha? So, yun po. Kaya, ayun, yung mga kabataan po natin, talaga pong marupok sila pagdating dyan. At talaga naman pong sasabihin nila, ay, hindi natin kalahiya, huwag natin isali sa paglalaro. Minsan ganun, di ba? So, itong partner naman, tayo rin, mga matatanda, aminin din natin, lalo na sa trabaho. Ano mga kumpanya natin dyan, ha? Kapag iba po ang lahi. Medyo ibang dating, ano? Oo. Mas malaki allowance niya, ganun ba? Oo, kasi siyempre, imported siya. Parang basketball player din, di ba? Oo, kasi sa kanilang bansa. Discrimination talaga. Sa kanilang bansa kasi partner, mayaman sila. Tayo mahirap ng bansa natin. Tayo na rin nag-discriminate sa sarili natin bansa. Yun ang masakit partner, di ba? Hindi na bakit magayon partner, no? Sa ibang bansa, no? Huwag tayo lumayo dito sa may showbiz balita, di ba, na si Arthur Abrenica na ng sine, makatingin siya sa taong Bombay. Masama pala titigam yung kapwa mata ng Bombay sa Pilipino. Ay, talaga. Mali daw yun, masama daw yun. Ano daw ibig sabihin? Parang nang-insulto ka kapag tinitigam mo sa mata yung tao. Ay, baka naman iba naman ang pagkakaintindi ng iba dyan kapag tinititigan. Baka ano? Yun na nga, may pagnanasa. Ay, pero pag ikaw tumingin partner na, talaga pa mapagkakamalan ka. Kakaiba kang tumingin, eh, nakakatakot. Hindi naman. Uy, mabuting tao po si partner. Okay. So, uy, may nagkomento kasi kahapon, hindi natin nabasa. Ayan, ikaw na lang magbasa para may trabaho ka. Discriminating is so unfair. Ayan, na ugali. We are all created in the eyes of God. Pantay lang tayong lahat. Good AM, Miss Chaser from
Mestizo Italiano. Uy, kilala ko si Mestizo Italiano? Si Ray Villa. Si Ray Villa. Oo, si Tisoy. Kita mo kulay niya, Tisoy. Oo, Tisoy. Sino yung Tisoy yan? Uy, happy morning sa'yo, Tisoy, Tisoy. Yung mga taga Rizal, kayong taga Rizal. Oo. Ay, mga malatid taga subaybay dyan. Sino may mga lahi-lahi na iba-ibang lahi at nagkaroon po kayo ng discrimination, text po kayo sa 0921-554-0094. O di kaya, tumawag sa telepono bilang 631-264-6631-2647. Tama, baka po tayo ay makatulong kung ano po ang tamang damdamin mo kapag po ay nakadama ka ng discrimination kapag iba po yung lahi. Andito po ang happy morning at tayo ay makapagpayo lamang. Wait! Happy morning muna kay Laila Didal. Asan ba? Andiyan ano, sa Facebook. Ayun, good morning po. Happy morning sa iyo, Laila Didal, na maka-plug late eh. Ayan, nag-like siya sa happy media natin, na Ustream. Morning. Morning, kaway-kaway tayo ngayon. Nagigita tayo. Happy morning. So, maganda yan si Laila Didal. Talaga. At mabuting puso po. Happy morning muli sa taga-mahaplag Leyte. Good morning po. Okay. So, si Rose ko uli. Ayan, nag-comment. Ayan. Good morning and happy morning mga kababayan sa Pilipinas. Maraming salamat po, Miss Horizon Chaser. Miss your program. Thanks again sa napakabilis at magandang station DWBL at marami po tayo makikinig. Marami po kami naririnig dito at malamang mga kabutihan, masaya po kami. Nice link. Salamat, Madam. More blessings and keep up the good work. Mabuhay po kayo. Ayan. Maraming salamat din sa iyo, Miss Ro. Rose Cool. What country? Alamin natin. Kasi sa Pilipinas sabi niya, di ba? Oo nga, sa ibang bansa. Kaya pala yung pagkakasulat niya, mabuhay po kayo. Oo nga, imported din siya. Ay, kumusta ka dyan, Rose? Nagkaroon ka ba ng ng discrimination? Uh-oh. Ay, hindi na ilagay. Basta OFW siya. Nakalagay. Overseas Filipino workers sa tinigilang bayaning ng Pilipino. Ayun, mga bayani natin. Bayani yan. Okay. Lalo pag magpapasko na, napakabayani po niya. Ano ibig sabihin? Eh, siya mapadala ng dollar sa atin, di ba? Ang bumubuti ng kinimiya. Uy, partner, nangailangan pala tayo ng mag-segue muna tayo. Sige, yan. Ng sponsor dito sa Happy Morning program na kung saan po ay sana may mga busilak ang puso para mapaladana pa natin itong ating programa Happy Morning. At ito po ay kumakatok po kami sa mga mabubuting puso dyan. At karapat dapat na mag-sponsor sa programa Happy Morning kasi partner, mag-sponsor dito talaga, eh mga legal yun. Mga talagang karapat dapat. Dapat dahil, lang. Dahil alam mo naman yun ang sinisilip natin dito sa atin. Saka yung tulong po makukuha namin sa inyo na magbumula sa inyo, talagang mismo sa tao na kailangan po makakarating. Ayun. Ayan. At para po, para sa atin ito, ikaunlad po ng ating programa at sa mga public service po ng inyong lingkod. At mayroon pa pong kumakatok pa rin po ang Sumilang Elementary School partner. Ayan, o. Na kung saan marami po mga malnourished na bata po doon. Kaya yung mga foundation po dyan ay pwede pa po, welcome pa po na magbigay ng tulong sa Sumilang Elementary School ng mga kabataan doon. Mga malnourished po sila, partner. Mm-hmm. Kaya po, makipag-ugnayan lamang po kayo dito sa programa Happy Morning o kaya naman po dito sa DWBL. Tumawag po kayo sa 631-2647. At pwede pong... O kaya naman idedirekta natin sila doon, partner. Correct. Yung mismo mga principal ang principal doon po ang namamahala. Oy, mga taga Valenzuela, text ng partner to, nagmamadali siya. Good morning daw sa ating dalawa, nakikinig ang Tiger ng Valenzuela. Ayan. Na si Henry, the Tiger na Korte. Ano ba mo? May mga texter tayo na. Ay, happy morning po sa inyo. At si Vilma Malataw Rasero ngayon live sa Ustream. Happy morning sa iyo, Vilma. At partner, at si Vilma Rasero talaga, maganda yung kanyang... product nga na Revo. So, yung Revo is REV. Oo, lahat pala ng uri ng sakit ay pwede po pala nitong malulasa. Lalo na yung mga cancer. Mm-hmm. Eh, speaking sa cancer naman, darating dito ang Life Foundation this coming August 19. Sa Friday na, partner yon. Kaya nandoon dapat tayo. May mga cancer pagkakataon na po ito. At walang discrimination doon, kaya pwede doon iba't ibang lahi. Mm-hmm. So, magkakaroon tayo ng pag-iibigan sa itis sa pagdadamayan dahil doon sa Life Foundation na gaganapin doon sa Hangover Bar sa Macau City. 7:30 yun,
hanggang alas 2 na madaling araw yon. Ito magandang balita yan. Kaya magandang balita yon. So nandun rin din yung Revo na magbibigay din ng tulong sa mga sakit na yan. Oy, congrats. Sa pamagitan ni Vilma Palatorosquero. Ayan. So, congrats, sir. Okay, papatuloy natin, partner, yung ating discrimination. Kasi minsan, partner, talaga, ang discrimination sa iba-ibang lahi. Ito, partner. Kaya kayang talino din. Masasago doon na tamad, matalino, yung maasa lamang, di ba? Kanya-kanyang lahi yun eh. Kaya naman, di ba buwasan, partner, na talaga magkaroon ng discrimination, eh, hindi tayo mga perfect na tao eh. Kaya po, eto naman, sinasabi rin ng Encyclopedia of Human Behavior na pinakikita po pala ng mga pagmamasid sa ginawa sa buong daigdig yan, lalo na sa mga bata at natin, na walang pagtatangi nakikipaglaro sa mga membro po ng ibang grupong etniko. At hindi nila pinapansin ang maliwanag na pisikal ng mga pagkakaiba o basta tinatanggap po ito. Yan po ang sabi ng Encyclopedia. Ang pagtatangi po ay pawang dahil sa natutuhan at ang pamunahin pong nakukuha sa pamamagitan po ng pakikitungo sa ibang tao. Tama naman, di ba? Na-adapt mo eh. Na-adapt mo. Mabuti ang ugali mo, ma-adapt ko. Kung masama ugali mo, ma-adapt mo rin yun. Parang bata, di ba? Yan. Kaya ang mga magulang at guru partner, ito ay kasama yan ng mga makakatulong sa pagpapasa sa pagtatangi ng lahi para maiwasan. Kaya malaking bagay na naman ang mga magulang at mga guru natin. So sa makatawid, marami sa atin na hindi sinasadyang napupulot ang mga saloobin at mga palagay at tatatangi, partner. Lali mo managalog, partner. You know, my English is looking good, but I know in Tagalog because we are on a linggo ng wika. Ayun. Kaya, mag-penalty ka. Lali mo managalog, ha? Oh, kasi linggo ng wika tayo, partner. Okay. So, yan po, no? Ang ganda. Ang sarap po pakinggan. Kaaya-aya ka ngayon. So, yan. Kapag, okay. Nakikipag-usap ka sa mga kaibigan ito, ha? Sabi ka rin, itatampok mo yung issue tungkol po sa lahi, marahil sa pamamagitan ng laging pagsasabing tungkol sa pagkakaiba ng lahi o pagsasabi po ng walang kwenta, mahamak po ng mga biro, di ba? Oo, minsan sinisiraan pa nila. Huwag na ganun. Pinipintasan pa nila. O, ito dito, napakaitin. Oo, pulot ang buhok. Mali po yun. Salot daw yan. Hindi po, hindi po yun. Lalo na pag nakatalikod na namimintas, ay, ang itim-itim po. Ang itim, pagharap niya, oh. Ay, ang puti pala niya. Ay, ang pandak nun. Oo, parang ako, kapag yung mami yata ako doon. Pero pag talikod mo rin, ikaw rin, pinipintasan din eh. Ay, tangkat-tangkat. Tayo naman. Aposte. Tayo naman, ang liit ng Pinoy. Para yung kumakain sa TV na kumakain na. Wapun, punta ko naman. May ganun. Diba? So, yun po, napakahalaga ng mga magulang at mga guro na turuan ng mga bata na iwasan ang pagkakaroon ng diskriminasyon. At yan tayo kasi ngayon, nakamulatan na natin yan. At talaga naman pong nakasanayan natin ang magsalita ng tila akala natin okay pala, yung pala hindi. Kaya mali po yun. So, ano bang pangmalas ng Diyos? Ay, baka ano, pating Biblia tayo, ha? Tungkol na yung pangmalas ng Diyos dyan, partner, sa pagtatangi ng lahi. Gayunman ang pagkilala sa problema ay isang malaking hakbang tungo sa paglutas dito. Amen. Ikaw talaga, no? Pwede ka na maging ano, baka naman mangingitil ka, ha? Maningil ka ng donation. Kundi, batikusin kita. Eh, mga partner, tumutulong din ito upang maunawaan kung paano minamalas nga ng Diyos ang iba't ibang lahi. Yan. Ibig sabihin, tinitingnan ng Diyos. Binabalance niya, diba? Tama ba? Kaya may mga halimbawa tayo dyan. Na, noon kasi, doon yung panahon ng Hudyo, partner, at ng mga Hintel. Ang nagtatagal na kaigtingang panlahi sa pagitan ng mga Hudyo. At mga Hintel ay nagpahirap sa kongregasyong Kristiyano. Nagkaroon kasi doon ng discrimination pa rin. Nung panahon pa yan. Kaya hindi na nakakala natin, no? Panahon pa lang ng Biblia, nagkaroon na ng ganyan. May mga function-function na. Kaya nung minsan si Apostol Pedro nga, ay napadaig din sa mga kagipitan na yon, lalo sa mga kasama. Kaya ang ginawa niya, lumayo siya. Tapos ay iniwala niya na lang yung kanyang sarili doon sa mga Kristiyanong Hintel. Dahil nga ang mga ito ay talagang tumanggi pa. Oo, na makikikain sa kanila noon. Kaya naman si Apostol Pablo,
ay hindi rin sumang-ayon diyan kay Pedro. Kaya nagkaroon sila ng ano, alam mo 'yon. Kaya pala dumating yan. Pero ano sabi ng Galacia 2:11-14? Sige nga, partner. Sa mga panalita ni Pablo, ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo ng isang tao. Ayan. Kaya ano pa sinasabi ng Gawadjes 34:35? Ay nagsasabi pa na ang Diyos ay hindi nagtatangi kundi sa bawat bansa ang taong may takot sa Kanya ay gumagawa ng matuwid ay kalugod-lugod sa Kanya. Totoo yan. Pwede ka na, partner. Maging si Apostle. Ano ba yan? Nagmukhang pastora ka na. Ay, pastor. Para magpastora ako yun. Kaya pamanin. Ay, may makikinig kaya sa'yo pag ganyan ka, partner. Okay lang, anak. Wala kang maano. Wala kang may matatangay kaya. Mayroon ka kaya mapapatibay. Kapanipaniwala ka ba? O ano, hindi ka na nakakibo. Ito. Kaya, paano daigihin natin yung damdamin? Ito na ating problema. Yun ang solution. Yes, sa madaling salita, ay talaga naman pong maraming iba-ibang mukha dyan sa lahi na diskriminasyon. So, ang tanong, paano natin daigihin yung damdamin na yan na mulat sa pulpa ng panahon pa ng Biblia hanggang ngayon, ay talaga ang hirap na ikapat itong ating problema sa diskriminasyon. Kaya, yung paglilinis sa sarili, partner, importante yan. Yung damdamin, linisin natin. Gayun man, ang paglilinis sa sariling malaon po na ang damdamin ay hindi madali. Hindi talaga. Oo, hindi madaliin. So, kasi kung ano nang sinanim sa iyon ka na, diba? Pero po, maaaring makatulong ang pagsasabi nito sa isang matalik na kaibigan o sa magulang. Yan, totoong kaibigan, ha? Hindi kaibigan. Hindi kastikan, ha? talaga makakatulong din yung payo ng Biblia. Ay, karoon ko rin to. Napalawakin yung pakikitungo sa iba. Kumbaga, huwag ka magsariling mundo. Yan, malaking bagay yan. At huwag takdaan niyo yung pakikisama sa mga ibang tao, ibang lahi, at sa sarili lahi, at sa kultura, at sa katayuan sa lipunan. Sa madaling salita, partner, open yung mind mo, at talagang alamin mo lahat. Yes. Pumunta ka doon, makikisalamuha ka sa kanila, at intindihin mo sila para maiwasan mo yung discrimination. Kasi kung bakit ganyan ang attitude mo, ito lang ikaw, naintindihan kita kung bakit ganyan ka. Kasi inalam kita. Kaya na, hindi kita tinatangi. Diba? At kahit yung iba pa dyan, kaya kailangan alamin mo muna bago tayo makinig sa mga sabi-sabi. Yung sabi ng mga kasabi ang matatanda, ang nakikinig sabi-sabi, ay walang sariling pag-iisip. Tama ba? Tama. Kaya iwasan natin magmataas na parang superior tayo, na tayo pinaka-the best. Diba? Be humble. Be low profile. Kawawa kasi, partner, eh. Yung mga damdamin. Yung pala makita mo, ay hindi pala ganun yung tao. Napahiya ako. Parang nag-isip ka ng masama pa yung tao. Pero nung nakausap mo siya, hindi pala siya ganun. Kaya ano, ayan, nag-like si Juan Payawan ng Life Foundation. Happy morning. At si Rose ko ulit. Ayan, mga naka-ano po ito, naka-monitor. At yung partner, kaya talaga iwasan talaga yan. Yung pagtatangi at masyado tayo. Sabi nga nila, don't judge a book by its cover. Yes, matayog sa ating sarili at sa ating lahi. Dahil lang, kapatid, ng lahat mga yung nagbabasa ng Biblia, sinasabi nila, di ba, yung 10 utos, ginawang 2 utos ng Diyos. Unang utos, bigyan mo yung Diyos na yung buong puso at kaluluwa. Yung pangalawang utos, alam mo ba yun? Ano yung partner? Sakop niya na yung 10 utos dun eh. Alam mo yun? Hindi, sabihin mo nga, para malaman ng tao. Pag-ibig sa kapwa. Yan po si Happy Morning, may pag-ibig. Kaya pag nagtatangi tayo na ibang lahi, nawala na tayo doon. Love pa rin. L-O-V-E. Love. So yun. Kaya maputi o maitim ka man. May ngipin man o wala. Pangit o maganda. Matanda man o bata. Kailangan pag-ibig at alisin ang discrimination. Okay, partner. Alam mo, meron na. Magpapasalamat na tayo. Wala na naman tayong oras. Bilis, ano? Sa ating mga sponsors, sa si Rad Sulit Baby Shop, sa Baby Peanut Butter, at sa Life Foundation, at lalo na ating Studio Supremo. And partner, Monday to Friday talaga ito. At sa Friday, yung ating pag-uusapan naman, partner, bitin. Tomboy at bakla. Information. Discrimination. Ang dami ng kaibigan na ganyan. Lahat kaibigan natin yan. Tomboy at bakla. Kaya mag-text na po kayo ng inyong mga komento kung meron po kayo. Saka yung party list sa talo, no? Oo. Yung love party list, no? Oo nga. So, yan, pag-uusapan natin sa Friday.
At bukas, partner, anong gusto mo pag-usapan sa discrimination? Discrimination? Kasi tapos na tayo sa lahi. Hindi, yung sabing mayaman man o mahirap. Ayan, bukas. Maganda pag-usapan yan. Ayan, bukas mayaman man o mahirap. Yan naman po ang ating pag-uusapan. Bakit kanyo? Kung nakapangasawa na mahirap yung babae, di ba, itinatangi ba o pinapahiya ng magulang, di ba? Ayan. So, okay. Medyo lusot ngayon ang kwari na ang Gono Rizal. Pero bukas, abangan nyo. Bukas, abangan nyo. At mamalapit ito si Bye Bye. Kami magpapasalamat na ng aking partner. Thank you very much. Si Auntie Pagulayan. Yeah, ang inyong lagi, papaalam sa araw po ng Tuesday. Inyo naman yung maririnig ang inyong lingkod. Auntie Pagulayan, maraming salamat. Miss Horizon. Tayo bitin po tayo ngayon, ha? Ayan, tumahan dahil po naman, ano. Lagi naman tayo bitin, eh, pag Tuesday. Thank you, bye-bye. Maraming salamat ang inyong lingkod. The Horizon Chaser ng Bansa. Pag-ibig ang susi ng kapayapaan sa mundo. Ayun. Bye, we love you. Ay, bigyan mo na yung script na, no? Mawala sa akin.